Friday na, maglalate ka pa dyan pagpasok, sasayaw-sayaw pa. Good morning, everybody! It's a Friday, it's a weekend, TGIF. Talaga ito yung araw na pinakahihintay ko tuwing sumasapit ang Lunes. Yes, kaya magandang umaga, magandang umaga na talaga. Yes, it's a beautiful, beautiful Friday morning! Oh, batiin mo na yung mga kababayan natin sa abroad. Yan, ang mga binabati natin lahat ng ating kababayan. Saan man panig kayo ng mundo naroroon. Mm. Siyempre sa salitang Espanyol, buenos dias. Bonjour in French. Buongiorno in Italian. Yes. Guten Morgen in German. In German. Ohayo gozaimasu in Japanese. Yes. Diba? So, bula in Fiji. Yan ang naalala ko kasi napakadali. Bula, para sa ating mga local na mga kababayan na nandito lang sa napakainit na Pilipinas, sa kay Luzon, kay Luz, kay Viet, kay Minda, maabig a bokla. Diyan po, sambal. Yan po ang salita sa sambal. At dangaga-aga sa mga tiga-romblon. At heya halafu tiboli. Tama bang pronunciation ko? Heya halafu tiboli sa mga tiga-Mindanao. So ayan po sa mga local, na mga Pinoy, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa abroad, na nagpo-post sila ng mga video, mga ano sila, nakaswete. Mm. Parang ikaw sa bantala, ikaw bumubula yung kilikili mo sa init. Patuloy pa rin ang ating ano, pag nakararanas po kami ng sobrang init dito. Pero ako kahapon nakatikim ako ng snow. We, saan ka? Alam mo yung kapitbahay ni ng ano natin, ng sponsor ni ano, ni Lan Hotpot. Oh. Meron silang Korean restaurant eh, para sila rin eh. May isang room sila doon na snow. Para pwede ka talaga magpa-picture doon. Kaya malamig naman. Ang lamig. Talaga? Sabi ko, important tong snow nyo. Galing ba tong Korea? Tatawa na lang yung waitress. Hindi, mag-enroll ka. Di ba merong mga, ano, mga pagpapapayat na ipapasok ka doon? Finish yun natin nyo. Ang lamig-lamig nung chamber. Cryo something yun. Oo, di ba? Tapos yung iba, binabalot ka ng mukhang mami ng mga bandages. Yes. Tapos mga 45 minutes ka na nangangatog para i-burn mo daw yung taba mo. Ang sarap pag, ano, ang sarap pag malamig. Doon nga sa kwartong yun, doon sa snow room na yun, I wanted to stay longer. Talaga? Kasi talaga aba, snow. Why didn't you? It was late already, ma. May pakita ko sa inyo mga pictures. Okay, samantala kami, patuloy po nakararanas ng napakataas po ng mga heat index. So ito, nagbabala po ang ating pag-asa na ang heat index na nararamdaman sa buong bansa talagang naasang tataas pa. So kahapon, ang mga nakapagtala ng talagang dangerous heat levels, 7 lugar, no? Ang pinakamainit sa Dagupan, Pangasinan, na itala po at 44 degrees Celsius yung dabang init. At sa Katarman, Northern Summer nasa 43 degrees Celsius naman. Mm. So ngayon, ano ang ano natin? Yung forecast ng heat indices this morning, today, sa dangerous level. Yan pa rin, nangunguna pa rin si Dagupan dyan sa Pangasinan na nako, tataas. From 43 kahapon, sabi mo, magiging 44 degrees grabe. Celsius ngayong araw na ito. Susunod po dyan ang Baknotan sa La Union, 43 degrees Celsius. Aborlan, Palawan sa 42 degrees Celsius. Kasama dyan po ang Puerto Princesa sa Palawan, Katarman at sa Cotabato City na makakaranas po ng 42 degrees Celsius. Grabe, pumalo na sa 5,844 po yung mga pampublikong paaralan sa buong bansa na nagsuspindi na ng kanilang face-to-face on-site classes kahapon, no? Dahil nga sa tindi ng init, hindi talaga makayanan yung init sa loob ng classroom nila. Dahil nga ito, summer! Natutunaw ang mga estudyante. Natutunaw sa init. Pero ito, ang tanong ko, mamaya may makakausap po tayo na isang eksperto. Talaga research and development siya ng USC Pag-asa. Curious lang ako kasi ano ba historically itong ano record natin ng heat indices? Mm. Di ba kasi tayo naman, nag-summer naman noon. Nag-El Nino din naman noon. Mm. Bakit
ano ba yon, mas matiisin ba tayo sa init nun o talagang lubhang sobrang pumalo na talaga tong because of climate change. Diba? Talagang nakikita na nila talagang tumataas na talaga yung heat index dahil nga natutunaw na yung ating mga ice caps, yung mga icebergs. Ayan, yung mga ganyan, diba? Ice caps, mga icebergs. Yes. Ayan. Kaya tumataas ang sea level. O meron tayong mga ilang ESPN tayo. Ang mga anunsyo publiko natin. Correct. O ayan. Yung kahapon, guest natin, ang mismong hepe ng BIR. Oo, ang napakapoging si Commissioner Romeo Lumagi. Hindi talaga tinantanan ni Ms. Pat. Tapos na yung interview kay attorney. Gwapo naman talaga. Romeo Lumagi. Alam mo naman. Bakit hindi do pinag-live dito? Calling, Commissioner, mag-live ka dito dahil nandiyan lang na ba ang BIR? Sa may East Avenue lang naman yun, di ba? BIR Road. Talagang hindi tinantanan yung guest coordinator po namin. Okay. Naibitahin dito live dahil pogi. Ayoko talaga sa pangit. Bawal ang pangit. Okay, anunsyo po. Paalala, sabi nga ni Commissioner, paalala po, walang extension para ito yung consolidation ng mga jeep. Wala na pong extension ang pagfa-file ng inyong mga BIR tax returns sa April 15, that's Monday. Ito na po ang deadline para sa paghahay ng income tax returns o yung mga ITRs ninyo at ang pagbabayad po ng income taxes at wala na nga, no more extension, finish or not finish, pass your papers. Para kang kapampangan, ano? Paghahain. Kala ko kapampangan ka na rin. Ayon po sa BIR, ang lahat po ng agent ng mga agent banks po nila ay tumatanggap ng mga pagbabayad po inyong... Sarado kasi ang banko bukas o hanggang today. No, there are some banks. Like BDO is open on weekends. Saturday and Sunday, yung mga nasa malls. How wonderful! Yes. So there's no excuse, sabi nga ni Commissioner. No excuse. Ba talaga BDO, ah? They find ways to open on weekends. On weekends, oo. So tumatanggap nga itong mga online na mga banko ng mga bayad ninyo hanggang bukas, April 13. At papalawigin po ang kanilang banking hours hanggang alas 5 po ng hapon para po sa deadline. So ang BIR naman, mag-extend po sila ng kanilang oras hanggang alas 5 din para tanggapin ang bayad ninyo. Please pass your payment. Ano ba yan? Sabi ni Ian, naka-pan-disco daw ako. Disco? Kahapon naman, naka-evening gown competition ka. Ngayon, naka-disco ka. Paano naman naging pan-disco to? White pants at saka ano? Yung photo, yung print mo para mga strobe lights. Strobe lights. Ang luma. Okay. Strobe lights. Discotheque. Oh, discotheque. May mirror ball. Ayan. Okay. Ito pa. Simula rin sa Lunes. Nako, paalala lang dun sa mga gumagamit ng mga e-bike, e-trike, panghatid sundo sa eskwela, baka pinagnenegosyo nyo. Ipatutupad na po ng MMDA, ha? Alam nyo, bawal na itong mga electric bicycle, tricycle. O pati na rin yung mga kariton, pedicab, kuliglig. Iba pang light electric vehicles na gumamit ng mga pangunahing lansangan. Ayan, dyan sa mga EDSA, sa mga Commonwealth, sa mga C5. Ganito yun. Alam mo, MMDA, manghuli naman kayo. Tsaka yung mga LGU, yung mga tricycle... Panay ang announce namin para sa inyo. LGU, yung mga tricycle that's under them, sa mga tondap. Manghuli naman kayo. Minsan nasa Commonwealth Avenue ka, may mga tricycle, hinuhuli ba? Hindi. Pwedeng dumaan, basta tatawid ka lang, pero hindi mo pwedeng baybayin. No, kahabaan ng Commonwealth. Kaya nga, that's why, hindi pwedeng baybayin. Okay. Elliptical. May tricycle. Around the papasok elliptical. Sa Quezon Circle. Okay, kahit marami po kaming paalala dahil Friday ngayon, hindi namin po makakalimutan po ang aming morning affirmation dahil it's a Friday. Narito na po ang ating ESPN, ang Say ni Papi ngayong umaga. Tayo po sa salamin. Bigkasin itong mga salitang ito. Tatlong salita lang, kaya napakadaling i-memorize. I choose happiness. O, diba? Ulitin ko, I choose happiness. Sa Tagalog, aloha, Miss Discotheque.
Night fever, stay night fever. Lang. Pero stay Saturday night yun, eh, Friday lang ngayon. Okay. Okay, ano sa Tagalog? Pinipili ko ang kaligayahan. Simple but agogo. Pinipili ko ang kaligayahan. And I... Thank you. Oh, ito okay. Na, tuloy-tuloy kami ni Patricia Polindaza. Anong middle name mo? Yeah, Patricia Polindaza. PPYD. PYD, correct. Tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng Pampa-GV ngayong huling araw ng work week. Ito, ang ganda nito. Pampa-GV natin, Buena Mano, GV meaning? Good vibes! Ito na, more and better jobs. Oh! Para sa ating mga Pilipino. Naitala nitong buwan ng Pebrero, yun po ay ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA. Nabawasan ng bahagya ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Yung iba nag-uulat, bilang ng mga tambay. Porkit walang trabaho, hindi naman tambay ka. Agad yung iba walang trabaho, naghahanap naman ng trabaho. Oh. Diba? Bakit anong etymology ng tambay? Wala, tabi-tabi. Oh, di ba? Naka-standby lang sa... Oo, tabi-tabi. Naka-standby, di ba? Standby. Standby, oh. Standby. Naging standby. Okay. Oh, ayon po sa PSA, aba, nasa 3.5% ang ating unemployment rate. So, ibig sabihin po, nasa 1.8 million bumaba ang bilang ng mga jobless Filipino. Kaya, ano yan, month ng February, ah? Ito na yung pinakamababang unemployment rate mula po nung December. At mas mababa ito kumpara dun sa 2.15 million jobless Filipinos nung January. Ibig sabihin, nabawasan ng 355,000 yung mga bilang ng Pilipino na walang trabaho. So, 355,000 nakahanap ng bagong trabaho. Entonces, Tumaas, naging 96.5% yung employment rate. Mula 95.2% sa parehong buwan nung nakaraang taon. At yung, kung i-compare mo naman doon sa month ng January, Hindi, pinatinaas ka. Sandali, hahanapin ko sa script. Nung January, 95.5%. Okay, sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ng NEDA, National Economic and Development Authority, na patuloy nilang pinagbubuti ang Philippine labor market para mabigyan ng yun nga, better jobs, diba? Mas higher paying, mas mataas ang pasahod, at mas maayos na trabaho. So, more and better jobs for the Filipino. Ay, sa pampa-GV natin. Alam mo, Tende, ano ko lang, susundan ko lang nung yung isa pang numero. Dumami yung, ano natin, exports. Diba? Nagbabalik ulit. That's a good indication, diba? Yes. 16%. Oh, eh, bakit yung piso natin, ano, mababa pa rin? Kaya yung trade deficit natin, lumiit. Pero bakit yung dollar exchange? Maganda pang, ano, isa pang magandang numero na economic indicator natin. Hindi, ganun naman yung atin eh. Eh, nasa 56 eh. Ganun pa rin, breach na. Ganun pa rin, di ba? Hindi pa rin hindi, siya. Bumababa. And then, ano nga, sabi nila, sa ganda daw na ano, dati kasi pinipredict papalo ng 58. Wag so, naman. So, sinasabi ng mga economists, parang napepeg na dito, more or less. Well, di ba nagsisiso-siso lang na ilang ano? Ang naalala ko, nung December, sabi nila, bababa sa 54. Pero talaga? Hindi siya nagpunta sa 54. Ngayon, nasa 56 na. So, humihina ang piso natin, which I cannot understand why, if you're saying nga na ano na yung ating export. But anyway, isa pang pampa-GV natin dito sa Pilipinas, nominado po ang Philippines! Ang Pilipinas sa pitong kategorya po sa prestigyosong 2024 World Travel Awards. Aba! Kabilang po sa nominasyon ng bansa ang Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination, at Asia's Leading Island Destination. Ang dami ha! Kabilang din po sa nominasyon ang Historic Walled City, walang iba kundi ang Intramuros, bilang Asia's Leading Tourist Attraction. Ang Boracay naman bilang Asia's Leading Luxury Island Destination, at Cebu bilang Asia's Leading Wedding Destination. Aba! Habang nominado naman po ang Department of Tourism bilang Asia's Leading Tourist Board. Sinabi po ni Tourism Secretary Christine Frasco, ang mga naturang nominasyon ay patunay na dedikasyon po ng Department of Tourism na isulong
ang turismo sa Pilipinas. So congratulations po sa ating Pilipino at sa Pilipinas dahil kasama po tayo sa pitong kategorya sa 2024 World Travel Awards. And ito na nga, nabanggit ko na po kanina, ito na po ang ating palitan ng piso kontra dolyar. Batay po sa huling tala ng Philippine Bankers Association of the Philippines kahapon, April 11, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa, nako, 56 pesos and 50 centavos. May bahagyang paghina po na naman ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nito noong April 8 sa 56 pesos and 49 centavos. At ang oras, alas 8:17 na po ng umaga. Silipin na natin ang mga mainit na balita sa mga pahayagan. Take it away, aloha. Ayan nga, dahil nga pang... Oh. Ikaw na po. Ano? Okay, oras muna tayo. Oras! Alas 8:17 na po ng umaga. At ito na po, silipin na natin ang mga pahayagan at sa mga issue. Okay, ito yung mga natin, pangako nga ng Team ESPN na susulitin namin po ang dalawang oras na pagsama ninyo sa amin. At napakalaking pribilehyo na binibigay ninyo sa amin at ito po ang pagpapatuloy ninyo sa amin sa inyong tahanan at mga sasakyan. Kaya naman po, ito muna, ito, bagong to, mga issue muna natin na tatalakay ngayong umaga. Friday, issue number one, sobrang init po sa heat index forecast ng PAGASA. Aabot po sa 44 degrees Celsius o nasa danger level na po ang damang init na ating nararanasan. Dapat nga ba tayong magkaroon ng warning system na kalintulad po ng ginagamit natin sa antas ng bagyo para maging batayan ng suspension ng klase at trabaho? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po ang PAGASA Deputy Administrator for Research and Development. First time natin makakasama po si Ginoong Marcelino Villafuerte II. Yan po ang issue number one. Issue number two, Ali. Alam mo, pagkahalataan mo talaga ng mga lumang tao yung minsan nanonood sa atin. Sabi ni Erna Recamadas, ang tawag daw sa suot ko, psychedelic. I agree. Psychedelic. Ay, tagal ko na hindi narinig yung psychedelic. 60s na 60s yun. Issue number two, mga kausap po natin. Si Senator Amy Marcos, nung araw ng kagitingan, sabi po niya, ito ha, quotable quote, aanhin ang katapangan kung wala naman balang panlaban. Aro! Diba? Para siyang si, Makata? Si Balagtas. Balagtas, very rhyming. Hindi nga, gawin mo nga ng makabagbag damdami ng delivery. Paano ulit? Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Aanhin ang katapangan kung walang bala namang katapat. Dapat kumagandang ganyang kaw. Take three. Aanhin ang katapangan kung wala namang bala. Panlaban. I thank you, panlaban. Dapat magka-rhyme kasi yun. Oh, take four. Ayoko na. Ikaw na. Sige na. Issue natin, number two. Kasi nga, siya, chairman ng Foreign Relations Committee sa Senado. Elections. Electoral diba? Reforms. Mm-hmm. Hindi ba? Kasi nga, may COA report. Ito daw ating government arsenal, bureau under the Department of National Defense. Bigong gumawa ng small arms and ammunition. So wala talaga tayong Pero nga parang hindi na marami tayong mga paltik. Issue number three. Issue number three natin. Ito po, alam naman natin, summer na. So marami po talagang gusto mag-swimming, di ba? At alam natin na sobrang init, marami pong gusto magtampisaw. Gusto kong mag-swimming. Alam mo ba yung kanta na yun? Hindi. Sa balong malalim. Ako, hindi ko alam yan. So maraming gusto mag-swimming, pero wait! Wait muna. Pag-usapan muna natin paano po makaiwas sa sakit po dulot ng pagliligo sa mga kontaminadong tubig. That's lalo so yucky, na sa mga public pool. Yeah, when there's more urine than chlorine. Yeah. So, yan. Yan ang aking balagtas. Oh, it rhymes. Sige. When there's more urine than chlorine. Yan po ating tatalakayin po. Mamaya kasama po si Dr. Eileen Espinas. Siya po isang family medicine specialist at public health physician. Dutukan ko yan. Ulitin mo.
when there is more urine than chlorine. At naiinom mo rin. Oh my gosh. Kadiri. So yucky, no? Okay. So yucky. Ang oras, alas 8:21 na po ng umaga. Ito na, talaga, take two to. Silipin na natin po ang mga mainit na balita sa mga pahayagan. Take it away, aloha. Narito na po ang better headlines at maulas sa front pages ng broadsheets at tabloids para sa araw ng Friday, April 12, 2024. ASPN pa rin tayo ang sabi sa pahayagan ngayon. Umpisahan na po natin sa balitang paghuli sa illegal na paggamit ng itong mga wangwang at mga blinker, kahit ano pang mga flashing and signaling mga devices. Ayan, mas pinahihigpitan na po ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung pa rin, ano, pagbibigay ng protocol license plates, pinalilimitahan na rin. Ito po, mas hihigpitan na po ng Philippine National Police ang pagpapatupad dito ng mga guidelines. So yung patnubay na nagbabawal sa lahat ng opisyal at mga tauhan ng pamahalaan sa paggamit ng sirena, mga wang-wang, blinker, iba pang mga similar devices, no, yung mga flashing, signaling. Minsan nagmamaneho ka, pagtingin mo sa rearview mo, may nagmamadali na Mercedes-Benz sa likod mo na SUV. At mayroon parang red and blue ng mga ilaw na ganyan sa dashboard. Ayun, bawal na yan. Alinsunod ito sa Administrative Order No. 18 na pinalabas po kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tugunan itong talamak na umanong paggamit, pang-abuso sa mga naturang device na nagdudulot ng higit na paglala sa kalagayan ng trapiko. Ipinaalala ng Pangulo na hindi pribilehyo ang pagtatrabaho sa pamahalaan na nagbibigay pahintulot sa mga opisyal nito, mga empleyado nito na labagin ang batas trapiko. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo, tanging ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, PNP at mga rumiresponding sasakyan ng bumbero at mga ambulansya. Yung mga ambulansya nga hinuli dahil wala naman palang nirarush na pasyente sa ospital. At iba pang emergency vehicle ang hindi sakop. Ito po yung exempted, yung mga emergency vehicles, AFP, PNP, MBI. Yan yung exempted sa naturang pagbabawal. At narito po pahayag ni Police Colonel Gene Fajardo. I'd like to take this opportunity to once again appeal and warn those privately owned vehicles po. You are not authorized po to use illegal blinkers and sirens po. Ang pwede lamang pong gumamit nito under sa ating existing rules po ay yung pong mga vehicles po ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, yung mga fire departments po natin at other emergency vehicles po that in the actual performance po ng kanilang official duties po. In the actual performance of their official duties. So nilinaw naman po ni Colonel Gene Fajardo na bago pa man inilabas itong Administrative Order No. 18, pinatutupad na yung Presidential Decree 96. Yan po yung mga tuntunin at regulasyon tungkol sa bawal at maling paggamit ng mga sirena, blinker at iba pang flashing device. Noon naman pong 2023, nakakumpiska nga raw sila ng 7,931 blinkers and sirens. At mula naman itong Enero hanggang Marso, umabot ito sa 2,546. At nagbabala si Fajardo sa mga magpupumilit pa rin gumamit ng wangwang at iba pang kahalintulad na device na sa ikalawang paglabag sa Presidential Decree 96, maaari na silang makulong ng hanggang 6 na buwan at makakansel po yung kanilang lisensya at yung CR, yung Certificate of Registration. O dako naman po tayo sa isa pang pang-abuso. Yun naman po sa tinatawag na protocol license plate. Pinalilimitahan na rin po ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng mga protocol license plate sa mga opisyal ng pamahalaan. Marami na umano ang bilang ng mga nagrereklamo sa talamak na daw, no? Na itong hindi autorisadong paggamit ng mga ito. Iniutos po ni Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Executive Order No. 56 ang pagbabawas sa bilang ng mga opisyal na maaaring gumamit ng protocol license plate mula 16, ginawa na lang 14. No? Ito na lang. Ang laki ng binawas. Hindi, but sa yung isang number, maraming authorized. Eh. So, ito na lang mga sumusunod ang pwede at autorisado pong bigyan ng protocol license plate.
Yung protocol plate number 1, alam natin sa Pangulo yon. Yung plate number 2, sa Vice President po natin yon. Protocol license plate number 3, Senate President. Number 4, Speaker of the House of Representatives. Number 5, yung ano, Chief Justice of the Supreme Court. Pag nakita nyo, ang plaka ay 6. Cabinet Secretary po yon. Ang plaka ay 7, Senador po yon. Pag ang plaka ay 8, miyembro ng House of Representatives. Pag ang plaka ay 9, mga Associate Justice ng Supreme Court. Ang plaka ay 10, Presiding Justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigang Bayan, Solicitor General, ang kanilang mga protocol plate. Number 11, mga chairperson po ng Constitutional Commissions at saka Ombudsman. At pag 14, AFP Chief of Staff yan. So lilimitahan din sa 2 ang bilang ng protocol license plate na ibibigay sa Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House. Hindi, 3 yun. 3 yung President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, at Chief Justice of the Supreme Court. At 3 na yung mas mababa na po yung, ano, yung rank. At nakadepende naman po sa rekomendasyon ng LTO at pag-aproba din ng DOTR ang pagbibigay ng protocol license plate yun sa mga inalis kasi sa listahan, pati yung mga regional trial court na dati nakakakuha ng protocol plate number 16. Yung mga associate justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigang Bayan, maaari din payagang gumamit nito mga plaka na to upon the recommendations of the LTO at pag-aproba din ng transport chief. So, ang validity nito, maaari lang gamitin ng protocol license plate sa panahon ng termino nila. Gagamitin lang sa mga sasakyan nakarehistro sa kanilang pangalan. Tapos pagkatapos ng termino mo, nag-retire ka na, nagbitiw ka sa pwesto, natapos na yung tour of duty mo, dapat isauli mo sa LTO yung protocol license plate na yan kasi naging issue yan, remember? Tapos na yung ano nila, 17 Congress pa sila. Hindi na sila congressman. Ginagamit pa rin. 8 pa rin ang plaka. Okay. Sa ibang balita, abiso sa ating mga motorista. Magsasagawa po ng 2 araw na malawakang tigil pasada ang 2 progresibong grupo bilang protesta sa nalalapit na April 30 franchise consolidation deadline sa ilalim po ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Nakatakda po ang tigil pasada ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o mas kilalang piston at ang manibela sa Lunes, April 15 hanggang Martes, April 16. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Manibela Chairman Mar Valbuena. Mawawalan na naman tayo ng hanap buhay. Magpapahirap na naman sa taong bayan. Nandito tayo ngayon upang pagkaisahan, magkaisa para labanan itong deadline ng ating mga prangkisa, hindi nitong consolidation. Binubulag tayo ng mga salita na deadline ng consolidation. Wala kaming pakialam dyan. Ayan po ang tinig ni Mar Valbuena ng Manibela. Sakali namang hindi tumugon ang gobyerno sa pagkakatapos ng 2 araw na transport strike bilang pagtutol sa jeepney consolidation program, ibinabala ni Bong Bailon, ang Deputy Secretary General ng Grupong Piston, na itutuloy nila ang tigil pasada hanggang sa katapusan ng buwan sa April 30. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Piston Deputy Secretary General Bong Bailon. Kung kaya't napilitan na mabuksan ang usapin doon sa Kongreso dahil sa kalagayan na walang karapatan ng LTF Army na magtanggal ng prangkisa sa mga driver at operator. At itong usapin na ito, isinampa din natin sa Korte Suprema noong, sa Supreme Court noong December 19. Kung kaya, dapat sana ang Supreme Court within 10 days ay magbababa ng TRO, Temporary Restraining Order. Tinig po ni Bong Bailon ng Piston. Nauna na pong inanunsyo ng gobyerno na hindi napapayagan ang mga traditional jeepney at UV Express units sa mga kalsada kapag bigo silang maabot ang April 30 na deadline. Ang senaryong ito ay maaring humantong sa kawalan ng trabaho para sa libo-libo mga tsuper at operator.
Sa ilalim po ng PUVMP, kinakailangan i-consolidate ang mga jeepney driver at operator sa isang kooperatiba bago mag-transition sa isang modern at eco-friendly na PUV. Karaniwang nagkakalagay ito ng 2 milyong piso na hindi naman ko talaga kaya ng karamihan. Ayon po sa Piston, naghahanda sila para sa serye ng strike at protest action, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa sa pag-asang mas maging pro-people ang modernization. Ali. Meron po tayong update kay Apollo Kibuloy. Papi? Mm. Okay. Oras muna tayo. Oras, 8:31 na po ng umaga. At dahil alas 8, kailangan po natin magpasalamat muna sa ating sponsor na si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Jim's Coffee Mix 7-in-1, 5-in-1, 3-plus-1 with ginseng and 3-in-1 with spirulina twin packs are available in all leading supermarkets, groceries, and drugstores nationwide. Follow them on their social media accounts, Jim's Coffee Mix po. Hanapin lang ninyo. Okay, oras muli. Alas 8:32 na po ng umaga. Kaya nyo po ba ang init? Lalo na pong tumataas ba ang temperatura sa Pilipinas? Usapang init po ang pag-uusapan natin po. Makakasama po natin si Ginoong Marcelino Villafuerte II. Siya po ay isang PhD holder at ang Deputy Administrator po for Research and Development ng PAGASA. Sa pagbabalik ng ASPN, ano sa palagay nyo? This portion is brought to you by 318 Automart. My ever best decision in life, without a question, is building a home together. Aww. This ever best moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Expose! Sunod-sunod na kaso ng animal cruelty, ating susuriin. Exclusive! 2 taong gulang na sanggol na na-diagnose ng isang birth defect na hydranencephaly, ating nirespondihan. Hindi naman ginusto ni Kobe na maging ganito siya. Kaya kung pwede magsalita kayo ng ano, wag lang laitin. At sa ating e-responder, grupo na kumakalinga at nagtuturo sa mga batang may espesyal na pangangailangan, ating kilalanin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's live together, Sunnet 25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% ang talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! This portion is brought to you by Robic Builders. Oras! Alas 8:34 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng ating paboritong Mr. Donut. Ang snakatutuwang pang merienda natin ay snakatutuwang pang negosyo rin. Punta na kayo sa pinakamalapit na Mr. Donut branch sa inyong lugar or mag-order via Grab or Foodpanda. For franchise inquiries, maaari naman po mag-inquire via email at fms@mrdonut.ph. At ang oras muli, alas 8:35 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balita sa mga payagan. Ali? Narito na nga po yung update natin tungkol kay Pastor Kibuloy. Pasig Regional Trial Court, naglabas na rin po ng warrant of arrest laban kay Kibuloy para sa non-bailable offense na qualified human trafficking. Ito na nga po at nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 ng warrant mandamiento de arresto. Ang tawag dyan, laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking. At hindi po siya makakapagpiyansa, walang piyansa, non-bailable ang naturang kaso.
Ibinasura ni Acting Presiding Judge Reynelda Estacio Montesa ang hiling ni Kibuloy. Nasuspindihin po muna yung mga pagdinig sa kaso at ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest. Hiniling ito ng mga abogado ni Kibuloy dahil may nakabimbin pa umano silang motion for reconsideration sa Department of Justice. Ayon naman po sa korte, hindi maaaring suspindihin ang arraignment o impormal na pagbasa ng reklamo laban kay Kibuloy at sa limang iba pang akusado dahil hindi po ito pinapayagan sa ilalim ng Rules on Criminal Procedure. Isinampa po ang kasong Qualified Human Trafficking sa Department of Justice noon pong Marso at wala ngang nirekomendang piyansa. Bukod kay Kibuloy, pinaaresto rin ng Pasig Regional Trial Court sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Ito na po yung ikalawang warrant of arrest para kay Kibuloy noong April 1. Pinag-utos din ng Davao City Regional Trial Court ang pag-aresto kay Kibuloy para naman sa reklamong child abuse, sexual assault, exploitation and discrimination of minors. Ayon sa Department of Justice, iisa lang yung complainant sa lahat ng mga kaso ito kabilang reklamo para sa qualified human trafficking. Ito yung nooy menor de edad na babae na dating miyembro ng sekta ni Kibuloy at inakusahan niya si Kibuloy ng serye ng pang-aabuso na nagsimula pa umano noong 2011 at kabilang sa reklamo po niya nga ang paggagahasa, no, rape noong 2014 nung siya po ay 17 taong gulang pa lamang. At nakapagpiyansa na ang 5 pang akusado sa mga reklamong ito. Pinayuhan ni Senador Ronald De La Rosa si Kibuloy na lumantad na at harapin ang kanyang mga kaso. Hinala ni De La Rosa wala na si Kibuloy sa Davao. At narito po ang pahayag ni Senator Bato De La Rosa. Hindi naman kita, hindi naman siya limitado sa Davao lang. Marami naman po, laki ng Pilipinas eh. Laki ng Pilipinas, kung may intensyon ka magtago, bakit ka magtago sa Davao? Madali ka matuntun dito dahil... Ilita itong Davao eh. So kung gusto mong magtago, daming lugar dyan na pwede mong puntahan. Marami tayong alam na nagtatago na fugitive na inahanap ng gobyerno na tagal na huli dahil sa kalaki-laki ng Pilipinas. Iminukahi rin ni Senator Bato de la Rosa na kasuhan ang mga kaibigan o sino mang tumutulong kay Kibuloy para makapagtago ito. Ito yung mga nagkakanlong, di ba? Mm. At maiwasan ng batas. So, coddling a wanted person, fugitive. Obstruction of justice. Yan po yung mga ikakaso sa mga nagkakanlong kay Kibuloy. Sa ibang usapan, ang US at Japan magpapasok pa ng $100 billion po na pamumuhunan sa Pilipinas sa loob ng susunod na 5 taon. Wow, $100 billion. Nangako po ang pamahalaan at pribadong sektor ng Estados Unidos at Japan na maglalaan sila ng bilyon-bilyong dolyares para pondohan ang ilang mga proyekto sa Pilipinas para sa infrastructure at technology ayon po sa mga senior officials ng White House. Ang tinutukoy nila ay ang PGI o Luzon Corridor na magkokonekta po sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Kabilang po sa proyekto ang paggawa ng mga pantalan, rail system, clean energy, semiconductor, supply chain at iba pang paraan ng connectivity sa bansa. Inanunsyo ito sa isang press conference bago po ang bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden at ang trilateral meeting nila kasama si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon po sa isang White House official, magsasagawa sila ng mga event at magbubuo ng steering committee para mapabilis ang trabaho sa naturang Luzon Corridor. Magbubukas din anya ang US International Development Finance Corporation ng pinakauna nitong regional office sa Pilipinas. Magbibigay din anya ang Estados Unidos at Japan ng pondo para sa Open Radio Access Network Technology Field Trials sa Manila. Nakatakdang magharap ngayong araw sina Marcos, Biden at Kishida para talakayin ang mga oportunidad para sa pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ayon po kay Philippine Ambassador to United States, si Ginoong Jose Manuel Romualdez, nakatakdang makatanggap ang Pilipinas ng mga investment mula sa Estados Unidos at Japan na aabot ng $100 billion sa loob ng susunod na 5 taon.
Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang Estados Unidos ang tumanggap ng pinakamalaking export mula sa Pilipinas noong Pebrero sa halagang $947.83 million. Katumbas ito ng 16% ng kabuuang halaga ng export ng Pilipinas. Sumunod naman ang Japan sa halagang $848.17 million o 14.4%. Sa import naman, Japan ang ikalawang pinakamalaking supplier ng imported goods sa Pilipinas na aabot ng $845.23 million o 8.8% ng kabuuang halaga. Pang-anim naman po ang Estados Unidos sa halagang $550.16 million. At ang oras, alas 8:41 na po ng umaga. Magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? 3.5. This portion is brought to you by Villa Caseras Hotel, the gem of Bicolandia. A 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit our website for more details. Alas 8:42 na po ng umaga. Ang bahagi ito atin sa inyo ng napakasarap na Lan Hot Pot. Dive into the ultimate hot pot experience with excellent food and ambiance that exudes luxury. Lan Hot Pot definitely hits the spot. Ang oras muli, alas 8:42 na po ng umaga. Ito na nga, panay-panay na lang ang pagbabalita natin na talagang grabe na talaga itong damang init. Diba? Ako, dangerous heat level! 43 degrees, 44 degrees, 45 degrees. Diba? So, suspendido ang klase. Pwede magsuspindi ng trabaho. Yan, ganyan. Ano yan? Occupational safety and hazard. So, maano ka lang, patuloy na tumataas ang temperatura sa Pilipinas sa pagdaan ng panahon. At malaman po natin kung talagang historically, gaano ba ang ininit, no? Na talagang nung panahon naman natin, mainit din, pero hindi naman tayo nagsususpend ng klase. How was it during our time, no mga 70s, no mga 80s compared to 2024? No? Tapos nga, meron kasing kongresista na nagmukahe na para centralized po ang anunsyo na kung in the same way na meron tayong typhoon signal number 1, typhoon signal number 2, tapos merong karampat corresponding na ano, no? Na response. Depende na lang kung anong typhoon signal number. Minungkahin nung kongresista na ganun din sa heat index. Diba? Matanong natin, minarapat po nating mag-imbita ng isang eksperto. Siya po yung mismong Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa. Please welcome to ASPN our guest for today, si Ginoong Marcelino Q. Villafuerte II. Magandang umaga po, Sir Mar. Welcome to ASPN. Yes, magandang umaga po, Ma'am Ali at Ma'am Pat. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Maganda ba o mainit na umaga? Ang mas karapat dapat. Mainit na pagbati. Ano po ang PhD ng isang Sir Mar na sa working in the research and development ng Pag-asa? Ano po yung doctorate niyo? Ang specialization ko po, Ma'am Ali and Ma'am Pat, ay climatology. I studied climate po, climate science. Suwak na suwak sa ating pinag-uusapan. Sabi ko, na-curious ako, Sir Mar, kasi nga nakita naman lamang talaga ng balita itong mga grabeng dangerous level, no? For the past weeks, na talagang to the point na talagang suspendido yung mga face-to-face classes dahil hindi na daw matiis na mga bata yung init sa classrooms. And then lahat, PNP, may water break, may heat break, tapos pati yung ating workplace, no? Na nag-iba pwedeng na ng schedule na 7 to 4 para hindi na masyado mainit. Tapos sabi ng Dole, nako, provide water, hindi ba? So historically, kasi nga, maalala namin, nung kabataan po namin, ay
mainit din naman, pero not to the point na talagang sususpindihin yung mga klase dahil sa in. Wala, hindi din naman aircon yung classrooms namin noon. Historically, Sir Mar, gaano ba talaga ang ininit, no? How is it much hotter these days than, let's say, 20, 30 years ago? Well, in our initial analysis po, no, in the past 60 years actually, nag-increase ang ating temperature by about 0.68 degrees Celsius. So less than 1 degree pa po yung ininit ito. So balit, of course, kung papansinin din natin, ano, yung urbanization ay may expansion na rin. No? Maraming mga cities na tayo currently na halimbawa yung mga schools natin before ay surrounded by trees. Currently, more on concretes na. And so, of course, factors po iyon na nakakapagpadagdag din sa init na mararamdaman natin dito po sa surface. No? In the past few years, actually, past decades, actually, siguro kasama rin po ako doon, ano, in the 90s, actually, ang ano po natin is ang classes po kasi natin that time, di ba? Nagbabakasyon tayo ng April and May. So, uh-oh, class break po ito natin. School break. Oo. So, isa rin po siguro ano, na factor na kung bakit walang cancellations during our times before. Dahil, yun naman, na naka-break po tayo during those years, those decades. Uh-oh. And I think may initiative na po ano, na ibalik din ng Department of Education. Yes. Pero hindi po siya agad-agad. Parang for this year, at least may 1 month na allowance, parang naman meron ding break yung mga teachers natin. Uh-oh. Opo. And then I think by the following school year, eventually makakabalik na po dun sa dating school calendar that we are following here in our country. Okay, so Sir Mar, nabanggit mo nga, no, past 60 years, buti na lang, no, 0.60 degrees ang inakyat lang. So less than 1 degree Celsius. Pero lately rin lang, mga in the past 10 or 20 years siguro, narinig natin yung bagong term, heat index. Yung nararamdaman, the temperature may be 28, 29 degrees centigrade outside, but we feel it's like 31, 32. So you said nga maybe the external dahil kumonte yung ano, yung mga puno, mas marami na nga yung mga gusali. So having ano that, yung heat index, yun ba significantly rin tumaas? Yun ba talaga ang mas nakakapagdagdag po sa init ng panahon? Well, actually po, tama po kayo, no? Yung previous decades, hindi pa tayo nag-i-issue ng heat index na information. Actually, we started issuing heat index information nung mga 2013 na. Oh. So, last 10 years. So, based dun sa initial analysis po natin, ano, meron namang, kumbaga, typical natin na na-observe during March, April, May, na mataas na ang ating heat index. Mm-hmm. Dito po kasi finactor in natin, aside dun sa temperature, no? Yung temperature kasi ito yung may measure ng ating thermometer, so yung temperatura ng hangin, i-combine pa natin yung moisture content ng hangin. Meron po kasing pag-aaral sa United States na kumbaga yung magiging pakiramdam ng tao, pwede natin mag-quantify given na meron tayong temperatura ng hangin at saka yung moisture content nito. So ito po yung parang feels like yung heat index, yun po yung tinatawag natin. Mm-mm-mm. And then yung mga ano, yung katubigan, ano, di ba yung parang the nearer you are, dahil nga El Nino pa rin, di ba? So sabi nga natin, bakit meron talagang yung mga, lagi natin binabanggit ang Dagupan, no? Mm-hmm. Pangasinan, Cagayan, Tugigaraw, Cagayan, yun yung mga tapos sa, ano, sa Katarman, tayo, ano? Katarman, sa Samar. Itong mga, ano talagang, kumbaga sa honor roll ng pataasan ng heat index, yung mga lugar na binabanggit po namin, bakit po? Ano yung mga kadahilanan naman kung bakit mas mainit sa mga lugar na yon? Opo, tama po kayo. Actually, sa Dagupan ay nitong mga nakaraang araw, nag 44 degrees Celsius ang ating heat index. Halos consistent ito, ilang araw na sunod-sunod. Ganun din yung nabanggit ninyo sa Palawan, even sa Samar, sa Northern Samar, nasa ganung danger level din po ang ating heat index. Ganun din sa Tugigaraw, actually, nabanggit ninyo ay... ito kasing Tugigaraw ay valley. So mataas ang temperature na na-observe natin doon during ganitong buwan, ano,
April, May. Mm-mm. And then yung proximity naman nito, halimbawa sa Dagupan, proximity nito with the source ng moisture. Oh. At saka ang Dagupan pa isyudad rin, ano, kung titingnan natin. Mm-hmm. Even yung other na nabanggit ninyo sa Samar, they are also cities na kung saan concrete ang ating surroundings. And may source tayo ng moisture, no, yung proximity natin and to the source ng moisture. And yung elevation po ng mga nabanggit na lugar ay almost near the mean sea level. Ano? So ibig sabihin, mas mababa kasi ang elevation ng ating lugar, mas mataas ang temperature natin. At temperature po kasi ay nagde-decrease with height, no? At least within the troposphere. So at least up to at least 10 kilometers. Ayan po. So ano, Sir Mar, kayo ba ay sang-ayon dito po sa panukala po ni 3rd District Representative Joel Chua na dapat rin po yung heat index rin po natin ay meron rin po tayong corresponding na ano na guide, no, para to make alalay yung mga schools, yung mga offices, kung kailan na dapat mag-suspend ng klase, yung parang ano, signal number one, pang grade school lang yan ang suspended. Pag signal number two, dapat high school. Pag signal number three, college and all ano offices magsususpend na. Pag ganun rin ho ba, dapat rin ho ba natin gawin yan sa heat index? Actually, ma'am, we welcome such suggestion po ano, given by our honorable congressman. We also think, no, yung trust and confidence na binibigay nila sa amin pertaining sa issuances natin ng heat index information. And we acknowledge of course yung limitations din ng nasabing heat index information. Actually, kahapon nag-meeting po kami yung technical working group ng PAGASA pertaining sa papaano ba natin ma-address, ano? Kasi currently ang ini-issue po natin na heat index information ay meron naman na siya mga corresponding na certain levels, halimbawa yung extreme caution, ano yung maaaring epekto dito sa ating katawan, and ano naman yung maaari nating gawin. Ngayon ang suggestion po, whether it could be considered, ano, pertaining do sa halimbawa cancellation ng classes. Actually, may memorandum circular naman na inisyo na rin po ang Department of Education pertaining sa use or as a guidance ito pong heat index information. Pwede po actually shift into alternate modality ng learning yung mga schools, halimbawa kapag mataas po ang heat index. And may ini-issue rin po tayong 2-day na forecast. So ibig sabihin, given ang ganitong na-observe na yon, ano kayang in-expect natin in the next 2 days? So pwede po magamit yung information na yon. Ang ano lang po is ang difference po siguro nito, ano, kung titingnan natin yung storm signal, ang difference po kasi ng heat index ay kapag halimbawa hindi kasi equal or hindi equivalent magiging impacts ito to certain schools, ano, for example yung private schools na meron namang mga air conditioners, I think hindi ganoon yung magiging impact sa kanila, ano. Pero yung mga public schools, for instance, na crowded yung ating mga schools, and then hindi maganda ang ventilation, then definitely mas mararamdaman ng mga learners natin yung mataas na heat index, for example, na observe na nga halimbawa sa kanilang lugar. Okay. Ayun po. So, ang question ko naman, ano, bigger picture outside of the Philippines na global na. Dahil nga kasi sabi nitong Copernicus Climate Change Service, warmest March on record. Itong nakaraang Marso. Tsaka always binabalita natin, ito, the world's hottest on record. Yung last 10 months, ganyan na. Yung planeta talaga natin, umiinit. Pero gusto ko ipaliwanag mo sa amin, Sir Mark, kung bakit yung ating laging binabanggit, lagi pag ano ba yung ano yung climate change yung sa Paris, di ba, conference lagi on climate change. Bakit laging binabanggit meron tayong goal na wag uminit by 1.5 degrees, ano, always with regard, kasi sinasabi yung global average temperature natin was 1.58 degrees Celsius above. Laging ang binabanggit yung pre-industrial period na 1850, taong 1850 hanggang 1900, yung lagi ang peg. Kung gaano na yung ininit ng planeta natin. Pakipaliwanag nga yun, Sir Mar. Yes po. Mabuti pong tignan, ano, yung kumbaga, yung
na-observe na natin na temperature as compared doon sa historical. Kasi gusto po nating malaman, ano, may mga studies po kasi na kapag na-reach na yung certain threshold, meron na itong, of course, effect doon. Halimbawa, may magiging epekto na ba ito sa pattern ng ulan, halimbawa, or sa strength ng hangin, yung mga ganong condition po. So, ang pinaka-basis po ay tinitingnan din gaano na ba yung mga ini-emit natin na greenhouse gases in the atmosphere. No? Kasi isa ito sa nagkukos ng patuloy na pag-init or yung global warming. Mm. Ayun po. So, ginawa po siyang relative, no, yung pag-compare ng temperature given that in the pre-industrial era, less pa yung ating human activities, no, yung contributions natin ng emissions ng greenhouse gases or ng carbon dioxide in the atmosphere. Diba? So, Sir Mar, alam nga natin, no, nararamdaman natin talaga dito sa Pilipinas yung climate change dahil talaga napapadalas na yung mga bagyo, lumalakas pa yung tindi talaga nila, nagkakaundoy at lahat dyan. I'm curious also kung yung temperatura natin, yung ating heat index, tumataas ng, kumbaga sabi nga natin, hindi natin ito naramdaman nung dati, no? Pero yung pagbaba, like mga cities like, let's say, Baguio, kung saan malamig, sila rin ba, bumabagsak rin ba yung temperatura, unprecedented rin ba? Nakakaranas ba sila bigla na, ba, sobrang lamig ngayon kumpara sa 20 years ago? Nagiging extreme rin ho ba ang weather conditions dito sa Pilipinas? O hindi na nagiging kasing lamig, oh, ano, no? Yun. Oh. Ano po yung nagiging ano natin? Ano po na-observahan po ninyo? Base po sa initial analysis natin, ano, yung maximum temperature po natin ay continuously increasing din. Mm-hmm. And in fact, even yung minimum temperature natin, ito po yung pinakamababang temperatura na na-observe during the day, according to our analysis, ay increasing din siya. So ibig sabihin, yung lamig dati na nararamdaman natin, ay hindi na ganun kasing lamig sa ngayon. As compared dun, halimbawa, 3 decades ago. Yun po. So ano yung average na po ngayon ng ano natin, ng temperatura dito sa Pilipinas? Usually constant naman yan, it's usually mid-20s hanggang umaabot nga ng 40, whatever. So where are we now in terms of the average temperature? Yung average temperature po natin is roughly nasa 27.5, no, across the entire country pag kinuha natin yung average ng different stations. So kung nadagdagan po siya ng kumbaga kung compare natin in the past 60 years, nadagdagan siya halimbawa ng 0.6. So before, on the average, nasa 26.9 lang siya. Ganun po. So 27.5 ngayon. Okay. Okay. Yung nabanggit na natin dito na yung lagi natin na pag-uusapan, yung paggamit natin ng fossil fuels, di ba? Yan, yung coal, yan, yung burning natin ng fossil fuels. Tapos for ano, carbon dioxide, ano? Yung kaya sinasabi, lessen your carbon footprint. Pero kinukwento ko sa kanila, ang hindi natin masyado napapag-usapan, yung methane. Oh. Kaya yung mga maraming nagiging vegetarian, kasi nga ang yung 'di ba yung mga baka, yung mga baka, yung cattle, yung utot saka yung digay nila, yan yung methane gas daw talaga na talagang nakakaano din, nakaka global warming. Pakipaliwanag po sa amin yun, Sir Mar. Yes, ito po, ano, ang methane ay isa sa highly potent na greenhouse gas. So ibig sabihin, actually yung warming effect nito is mas mataas pa as compared doon sa CO2. Wow, talaga? Opo. Ang main sources po actually ng methane, katulad po ng inyo na banggit, ano, yung cattle and even poultry, and even yung mga pagkain po natin, ano, mga tirang pagkain natin na itinatapo natin eventually doon sa garbage pit, ay nag-i-emit din ng greenhouse gases, in particular methane. So, isa nga po actually sa suggestion ay limitahan natin, no, yung mga naaaksayang pagkain. Kasi kapag tinatapo natin ng patuloy yung mga pagkain natin na sobrang-sobrang natitira natin, ay nagko-contribute pa tayo sa emissions natin ng greenhouse gases, in particular yung methane. So tayo as individuals, no, kasi when you talk about climate change, talagang napakalaking konsepto yun na kailangan all countries nga should come together to help minimize yung green gas emissions. So ano pwede natin pong gawin individually para po at least bumalik po sa average na temperatura, hindi na po umakyat pa yung init dito po sa ating bansa?
Opo, marami po tayong magagawa no bilang mga individual. Kasama na po yung limitahan natin yung pagtatapon no ng mga ng sobra-sobrang pagkain. So mag-consume lang tayo nung kaya natin para nang sa gayon less ang ating waste. And then yung paggamit po natin ng transportation no, makakatulong din po na yung public transport na gamit natin instead na bawat isa sa atin na may kanya-kanyang sasakyan, of course makakabawas sana ng emissions natin kapag gamit natin yung public transport. And then even yung mga simpleng pag-turn off natin ng mga appliances natin no, when we are not using them, ay makakapag-save na tayo ng electricity, and then makakatulong din tayo sa pagbawas natin ng emissions ng greenhouse gases. So maraming maaari po tayong gawin ano, katulad na rin halimbawa yung paglimita natin ng yung mga goods no, yung, even yung mga consumer goods. So yung, kung ano lang yung kailangan natin, or limit natin doon. Tama po yun. Yung pag-reuse natin and pag-recycle and yung pag-reduce ng ating mga consumer goods. Alam mo, iba talaga pag may PhD yung kausap mo, no? Nakakatalino. Sir Mar, maraming salamat. Thank you very much. This morning, we learned so much. Sir Marcelino Villafuerte, the second po, ang Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Happy Friday. At napakainit na ano pagtala-tala kaya ang panahon ngayon with you. Pero hindi kami naiinitan sa studio sapagkat... Ayan. Oras muna. Alas 9:01 dahil po napakalamig dahil yan sa Conriv Corporation. Kaya maraming salamat po, Mr. Ami Kangke. Mag-subscribe na po kayo sa Net25 YouTube channel. I-search lamang po ang Net25 sa search bar ng YouTube and click subscribe. Oras muli. Alas 9:02 na po ng umaga. Nako, samot-saring issue ang tatalakayin natin. Kasama po ang ating susunod na panauhin dahil nga kasi nga ang panawagan niya, patuloy pa rin itong makabuluhang dialogo dapat ang gawin natin sa West Philippine Sea para maiwasan na yung paglalapa ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang talagang quotable quote na binitawan niya nung araw ng kagitingan. Walang saysay ang katapangan. Kung ang Pilipino naman ay hindi handa, anong sabi niya? Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Yan ang kanyang exact quote. Ilan lamang yan sa tatalakayan natin. Makakasama po natin ang chairman po ng Senate Committee on Foreign Relations among others. Kasi siya din sa electoral reform, social justice, welfare, rural development. Kaya marami tayong pag-uusapan. Kakasama po natin si Senator Amy Marcos. Sa pagbabalik ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Year 3.5. Daming tanong kailangan ng tugon. Nandito si Ali at si Tati na rin. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Abangan sa Lutong Daza. Pagkain pang palakas. Mga recipes na dapat alam natin lahat para maalagaan natin ng husto ang mga mahal natin sa buhay. Chicken sotahon soup, aros caldo, chicken sopas, honey lemon salamat tea. Bata-bata, makalimutin lang. Kasama natin ang ating special guest, ang gwapong-gwapo na si Enzo Pineda na siguradong magpapasaya sa ating lahat. Kita-kits sa Lutong Daza. Together, Sa Net 25. Bakit nakasimangot ka? Ayun ako pa siya tinatawagan. Hindi kaya na-aksidente yun? Bakit binangga mo ako? Pag nalaman mo kung magkano yung premyo dito sa rap battle na to, baka magulat ka. 50,000 talaga yung mapapanunod doon sa may rap battle na yun? Bakit? Sasali ka ba? Bala kong sumali talaga eh. Kilala natin ang challenger, Tatay Rudy. Tatay! Yo! Rudy! Yo! At ang katandem niya naman ay si Principe M. Wiki-pew-pew! Check! Kailangan kong linisin ang pangalan ng fiancé ko. Chance ko na to para makalamang kay Janice. Sabihin mo sa magulang mo na gusto mong i-postpone ang kasal niyo. Sa gitna ng mga iskandalo, mukhang makukuha pa rin ni Sarah ang gusto niya. Hanggat malakas at buong loob mo, hanggat kasama kita, hinding-hindi hihina ang loob ko. Pero ano nga ba ang susunod na plano ng mag-inang Carrie at Janice? Paano mo nagawa sa akin yun? Bakit, ha? Janice, sagutin mo ang tanong ko! Para gumanti sa'yo. Gracious Revenge.
Fresh. Gabi-gabi, 8 p.m. dito lang sa Net 25. Let's live together sa Net 25. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Miracle Peptide. When science ends, miracles happen. So stay happy para walang anxiety. At ang oras muli, alas 9:05 na po ng umaga. Huwag na natin patagalin pa dahil marami tayong pag-uusapan. Narito na po ating super ate. Si Senator Amy Marcos, good morning! Good morning po, Senator Amy. Welcome back to ASPN. I know. Good morning. Kumusta na mga ladies? Ano na ang balita? Makikibalita po kami sa inyo. Kami na, makikibalita na sa summer inyo. Summer na, nakakainis. Ang init-init, hindi biro. Kung saan-saan lupalop. Galing ako kahapon sa Iloilo. Akala ko naman sa Visayas, palibasa mga isla, eh medyo maganda ang panahon. Ako, maabot ng 43 degrees. Yes. At talagang El Nino pati sa Visayas. Grabe. At least nakakapag-sleeveless po kayo. Kaya congratulations. Ayan naman, talaga naman. Parang nakakapag-sleeveless. Wala, pakapalan lang ng mukha yan. Parang nakakapag-bicep curls ka at saka tricep extension, ha? Ayan na nga, pero naman, naiipon ang taba sa tiyan. Nakakainis. Never ako nagkaganito. Kung alam ko lang, na pagtatanda ka, ganito pala. Eh, dapat pala, noong pa lang, eh, talagang kung ano-ano na ang sinuot. Eto na tayo, Senator. Nako, naminarapat naming tawagan ka dahil nga dito sa iyong nakakatanggap kami ng press statements mo. Sabi ko, tawa mo Senator Amy kasi itong kanyang quotable quote nung araw ng kagitingan, aalhin ang katapangan kung walang balang panlaban. So sabi nga, kayo na nga magpaliwanag, ba't nyo na nabitiwan yung mga salitang yan? Ano nga ba? Ano ba sinabi ko noon? Nakalimutan ko na, matagal na yun eh. Ang dami ng balita, pero totoo, kinakabahan ako na parang tinutulak natin ang ating mga sundalo na buong tapang na lulusob. Yung pala, wala naman dalang armas. Ano ba yan? Kasi lumabas itong issue ng COA. Nag-report yung COA sa Senado at sa buong bansa na yung pala, kahit binigyan namin ng times 5 halos na budget itong National Arsenal sa Bataan dyan, eh hindi sila nakapaggawa ng sapat na mga bala para lamang sa ating PNP at AFP. Very disappointed kami. Pero kung tutuos, hindi rin naman nila kasalanan, hindi naman overnight mamomodernize. Pagkat nakapunta ako dun eh, naaawa ako sa mga makinarya nila at yung mga engineer nila, para-paraan na lang. Panahon ba ng tatay ko, 1960s, 1970s, yung mga Japanese na bullet manufacture machines nila. Kailunuma. So, wala na yung tatay ko. Andun pa rin yung equipment na bulok. Naku na mabuhay to. So, ano po nangyari dun po sa ano ninyo, sa binigay nyo pong ano, 455 million from yung 2023 budget na nanggaling nga sa 87.4 million noong 2022. So, ang sabi nyo nga, oo nga. So, ano na-produce po nila? Eh, yun na ang inaalam ko. Nakapag-produce naman daw sila, pero hindi times 5 as yung inexpected namin. Kasi akala ko na, yan, sige, talagang halos unanimous kami sa Senado, wala nang tumutol. Sabi, bigyan natin ng pera yan nung ginagawa yung budget, pagka talagang nangangailangan mismo dito sa atin. Ha? Wala pang West Philippine Sea yan, wala pang Taiwan Straits, wala pa yung external aggression. Dito lamang sa atin kulang na. Imagine, yung mga pulis nagtitiis sa ilang bala, 6 na bala. Gagaling ka ba sa 6 na bala, Diyos ko? Sa training. Kaya ito nga, ang problema natin kung paano gagawin ang paraan. At bala pa lang yan, ha? Yeah. Paulong tayo. Ipagmamalaki ko nung panahon ng tatay ko, hindi naman nalihim sa kaalaman. Eh talaga nag-e-export tayo, meron tayong defense manufacture industry. Ang totoo, nung time na yon na mga machine gun, lahat ng bala, pati baterya para sa tanke, lahat yan made in the Philippines na. Wow. Meron pa tayo mga mini cruiser, mga jeep, mga sasakyan na ine-export hanggang sa Middle East. Lahat yata ng bata nung katulad ko natuto mag-drive sa mini cruiser. Pagkatapos, hindi ba may tamaraw-tamaraw noon? Naku, yes, yung mga matatanda, akala yan. Oh. Naku, mabutan ninyo yan. Tapos, yung mga patrol
patrol boat natin, ng Navy, ng Coast Guard, gawa sa Pinas. Pati yung kuan sa Maribeles, gawa yung mga cigarette boat. In-export pa nga eh. Oh. Kaya, nagtataka ako ngayon, ultimo bala, ultimo baril, mga machine gun, lahat galing sa South Korea. Minamalimos natin sa US, sa China, sa Russia, sa kung saan. Eh, nakakaawa naman tayo nito, kayang-kaya naman gawin yan. Biski yung paltik sa Danao, Cebu, nag-level up na yan eh. Oh, ang gaganda na nang ginagawa eh. So parang bigas lang pala. And we have arms. And we have arms exporters in the Philippines, ano, yung Arms Corps, andiyan pa rin nag-export. Yung iba pa, maraming universal firearms. Marami tayong mga gumagawa at nag-export. Bakit hindi natin gamitin? Ang sabi sa akin, bawal daw sa batas, sa Modernization Act. Andun daw, may sinasabi doon, kinailangan daw na gamitin sa dalawang army previously. Syempre, di magka-qualify kasi gawa sa Pilipinas, dito lang nagamit. Wala siyang previous two armies. Bakit naman may ganyang batas? Paltala natin kalokohan na yan. So talagang ang punto natin, ang punto ninyo, kailangan ma-revive itong programa na self-reliant defense posture na parang bigas lang na dati tayo ang nage-export. Ngayon tayo ang world's biggest importer of rice. Pero kayo ay mambabatas, nandyan kayo sa Senado. Ano po ang balak ninyong gawin? Well, ilang beses ko na sinabi at nakapag-file ako ng bill tungkol dyan na paltan na itong mga requirements na humaharang sa mga importers and exporters and digit sa lahat, exporters ng baril at bala. So, eto nga, kasi ang paniwala ko, at nakikita naman natin, gabi-gabi tayo nanonood ng news sa TV, sa radyo, nakita naman natin na kahit marami tayong kaibigan at kaalyado, may hangganan lahat yan. Yes. Ibig sabihin, nung nagkaipitan sa Ukraine, hindi na kinaya ng Amerika, ng Germany, na ibigay lahat ng kailangan ng Ukraine. Naiwan yung mga Ukrainian mag-isa ngayon. Ganon din sa Gaza, sa Palestine. Talagang hirap sila kasi tulong at tutulong ang ating mga kaalyado, pero uunahin siyempre nila yung sarili nila. Ito ang malaking problema dahil ito nga, nakikita nga natin sa US, di ba? Ang US at ang China, panay ang dialogue. Naku, ang titinde. For the first time in 15 years, talagang nakikipagkaibigan ng huspusan. Unang-una, nagkaroon ng San Francisco Accords, di ba? Last year, nagtipon-tipon si Xi Jinping, si Joe Biden, nagkita sa San Francisco. Pagkatapos noon, sunod-sunod na yung meeting. And for the first time in 15 years, nagkaroon ng military meeting China at saka US. Pagkatapos noon, nagkaroon pa ng meeting last week sa trade naman kasi hindi daw mahiwalay ang economic sanctions. Sa defense, yung Yellen naman, Janet Yellen, pumunta sa China mismo. Kaya makikita natin sila, nakikipagkaibigan. Eh, bakit tayo nakikipaggabunuan? Proxy war ba to? Ayoko niyan. Nako, tayong madadali. Dahil uso naman ngayon, yung malilit na bansa ang bubunuin na maglaban-laban samantalang sila ligtas sa gulo. Ano ba yan? So, Senator Amy, yun na nga, binanggit mo na nga yung pagtitipon-tipon ng China at saka US. And yet ito, yung kapatid nyo, si PBBM mismo, just a few days ago, na horrified, in quotation marks, no? He was horrified nung nalaman niya na meron palang naging gentleman's agreement between President Duterte at saka si President Xi Jinping. Ano po yung reaction? Do you still feel the same way na dapat pag-uusapan maski na may mga bulung-bulungan na parang there was a sellout, we sold out to the Chinese? Alam mo, sa totoo lang nga, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi. Pagkat narinig na natin ilang beses yan, it's not the first time we've heard it. Sina General Centeno noon, sinasabi yan. Pati sina Secretary Del Lazaro nung siya yung defense. Narinig na natin yung agreement tungkol sa provisioning. Provisioning lang yun yung pagkain, damit, pangangailangan, basta walang construction materials na palalakayin pa. Yun ang usapan noon. Anyway, ang akin, hindi yan bagong balita at hindi yan nakakagulat dahil
nung buhay pa yung tatay ko, parati ko naririnig yun eh. Nagpipick up ng telephone yun. Pag madadali ang Pilipino sa gera o sa isang lugar, halimbawa sa Vietnam, may mga Pilipino nun. O kaya sa Middle East, may mga Pilipino nagtatrabaho nun. Tatawag talaga yun. Pipick up yun ng telepono. Tatawag. Kasi sa ating konstitusyon, napakalawak ng kapangyarihan. Napakalawak ng kapangyarihan ng Pangulo na maghasik at magbuo ng ating foreign policy. So, I recall my father literally picking up the phone for the safety of Filipinos and asking for help to that malikas ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At tutulong naman yung mga kaibigan natin, yung Iran, Iraq. Naaalala ko talagang tulong-tulong pag may problema sa Libya. Tumatawag talaga yung ama ko at sabi, paano, anong gagawin? Eh, okay naman, Pilipino, hindi naman kami, naghahanap buhay lang kami. Maawa naman kayo, pauwiin na. At mauuwi nga. So, these aren't strange or sinister machinations. These are the regular run of foreign policy and diplomacy throughout the world. Senator Amy, ang question ko, madadaan pa ba sa dialogo? Of course, meron pa rin tinatawag na preventive diplomacy na bukas pa rin yung ating mga lina ng komunikasyon between the Philippines and China. Pero don't you agree na iba yung sinasabi nila sa aktual na ginagawa nila? Very aggressive sila sa West Philippine Sea with the mga RORE missions natin. Merong tinatawag na creeping invasion. Nakita na po natin yung kanilang pagtayo ng artificial island, yung mga meron silang mga military installations already na talagang papalapit na sila, napapalapit. Pati nga itong Ayung Shoal na napakalapit sa atin and more than 1,000 kilometers away from Hainan Island, which is their nearest landmass, gustong pigilan tayo na at gustong tuluyan na lang na mag-iba si BRP Sierra Madre. Is dialogue still going to work? O yung ginagawa po ng ating Pangulo na talagang he is seeking alliances already? Bagamat wala tayong armas, meron tayong matatawag na Big Brother. Meron tayong pakikipag-alyansa sa Estados Unidos, sa Japan. And then we are getting the support of the international community. Dahil talaga naman po ang aggression ng China po ay hindi naman talaga mapagkakaila, Senator. Yes, definitely. I agree. Nakakapikon sila talaga. Talaga yung pambubuli nila ay tahasan. Kawawang-kawawa na yung mga ngisda natin, ang ating fishing communities, wala nang hanap buhay, hindi biro-biro. At hindi lamang yan sa Kalayaan Islands, hindi lamang sa Palawan, kundi kung saan-saan na. No? Talagang kakaiba yung aggressive nature. Diyan sa West Philippine Sea, sampo ng Taiwan Straits. Ano? Napakalapit namin dyan sa Ilocos. Kaya alam na alam namin yan. Kaya lang, ang problema, kung hindi makikipagdialogo, ano ang alternatibo natin? Magpapatulong tayo. Alam na natin, unang-una, may hangganan yung ating sinasabing maaasahan sa ating mga kaalyado. Kasi hindi naman sila mag-all out kapag nangailangan na rin sa kanilang bansa. Nakikita natin, naghuhunos-dili rin sila. Nakikipag-usap rin sila sa China. Tayo, hindi tayo nakikipag-usap. Sila, panay ang dialogo. Ikalawa, nakikita rin natin na may eleksyon sa US. Talagang kung tutuusin, hindi masyadong maganda yung kalalabsan ng kanilang foreign policy ng mga Amerikano. Maraming reklamo sa Europe, sa Ukraine, maraming reklamo sa Middle East. Dito lamang sa Asia na maipapakita nila na nagkakaisa. So siguro, isipin lang natin ano ang nangyayari sa US pagkat pagdating ng November, baka naman nag-iba na yung klima ng politika sa US at yung papasok na presidente, iba na. At iba na ang pakiwari at sinasabi nga ni nung kalaban ng incumbent ngayon na America first na uunahin at you fight your own war, sinasabi. So, mahirap asahan yung ganyan, ano? Kasi talagang mabigat yan. Hindi ko sinasabi na kailanman ia-atras natin ang ating karapatan at yung ating teritoryo. Ang ating gagawin, panay na lang yung note verbal. Papalik-balik yung note verbal, nakaka-600 na
tayong not-verbal, ha? Inip na. Mm-hmm. Tapos ipapatawag yung ambassador ng China, ipapatawag yung ambassador ng Amerika sa ng Pilipinas sa Beijing. Puros ganun eh. Mm-hmm. Eh wala ka naman nangyayari. Ang akin, unang-una, nabanggit mo yung Ayunging Shoal. Ang problema dito, hindi naman tayo lamang ang claimant. Ang dami-daming claimant. Ang akin, magkaisa muna tayo sa lahat ng claimant. Bakit hindi magpulong-pulong lahat ng claimant? Including China. Pag-usapan yan. Kasi ang Taiwan, claimant din. Vietnam, claimant. Doon sa Second Shoal, may claimants rin tayo. Brunei, Malaysia. Ang dami natin eh. Nasa 5-6 na claimants dyan. Bakit hindi magtipon-tipon? So ang akin, yung multilateral action, maganda yan. Dalhin natin sa ASEAN. Lahat ng ASEAN, kakampi natin. Marami rin dyan, claimant din sa ibang lugar. Indonesia, di ba? Kasama rin natin. At yun nga, yung Japan, claimant din yan. At eto nga, ang ating stand, dalhin rin natin yan sa UN at sa iba't ibang lugar. Oo naman, tama naman yun, mm-hmm, because we have to assert our territory. Mm-hmm. And aside from all these legal means, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung SRDP. Para sa akin, three-pronged approach, magdialogo tayo. Kahit pikon na tayo, ganyan naman, miski sa away sa pamilya, kailangan mag-usap eh, walang katapusan yan eh. Mm-hmm. At talagang mananatiling kapitbahay natin ang China forever and ever. Ang trade natin, siya ang ating number one trade partner. Mm-hmm. Halos, kung pumunta ka sa grocery, magugulat ka kapag hindi galing China, di ba? Halos, ang dami-daming produkto, mabubuhay ba tayo niya? Nako. Kaya't ito ang problema. Hindi natin kaya magsalita ng maanghang, magbastusan, magbardagulan, kahit mainit na ulo natin dahil anything is better than war. Kailangan gawin natin lahat upang maibsan ang init dyan at maiwasan ang gera. So, Senator, what is your position dito po sa nangyari last Sunday? Yung nagkaroon po ng joint, yung exercise, di ba? Australia, the US, Japan, and the Philippines, no? Tapos, sinabayan ng China rin. Although, wala naman daw, buti na lang nagkaroon ng alitan. Kayo ba ay kontra rin po dito sa mga joint maritime exercises na ginagawa? Nasabi, it's not naman really a show of force, pero it's a show of unity na we want to maintain freedom of navigation dito sa West Philippine Sea. Okay naman, para sa akin, maganda naman kasi nakakasindak, nakakataba ng puso at na-inspire naman lahat na marami tayong kaalyado. Kaya lang, yun nga, on one hand, hopefully, hindi naman itong false expectations ano, na sa hindi maasahang pangyayari, eh talagang darating lahat yan. Mm. Ikalawa, wag naman umabot itong mga joint exercises na to na naiinis na yung China sa atin at magkaroon pa ng siklaban dyan. Yan ang problema dyan. It's sort of two-pronged. Ang akin kasi, ever since, ang aking stand, sana yung mga claimant ang mag-joint patrol. Isama natin yung mga may claim dyan. Eh lahat ng may claim na nabanggit ko kanina, Brunei, Malaysia, lahat dyan, Vietnam, magkaisa tayo sa kanila. Yung mga hindi claimants, katulad ng Japan at ng US, wala naman silang pakiwari dyan. Lalo Australia, layo-layo nila. Bakit sila nandyan? Sana yung claimants muna ang magpatrol dyan para walang alitan. Kasi alam naman natin na we have conflicting claims. Yeah. Okay. Okay. Ito lang ang tanong ko dito sa pinag-uusapan natin na small arms and ammunition, yung tinatawag yung under the program na simula ng inyong ama, na self-reliant tayo dapat, no? Is that at all still a valid concern? Lalo na sa panahon po ngayon, with the push of a button, you can deploy an intercontinental ballistic missile. Should we be investing on that na hindi small arms and mga bala-bala lang, Senator? Eh, sa totoo lang, yan lang kaya natin ngayon eh. Yan lang nga eh. Bala pa lang eh, hindi nga mabubo. Kaya na problematic yan. I agree that wars are now very high-tech, no? Yung drone
drone-facilitated bombings, ang tinatawag na hypersonic missiles ng China, correct, na mismo yung US walang panlaban sa hypersonic, and they're ratcheting up. Ang higit na nakakatakot, ang nuclear, lahat yan, eh, talagang nakakapangamba. Pero yun nga, humingi tayo, kaya kailangan natin kaalyado, katulad ng ng Japan. Yung Japan naman, nabigay naman sa atin ang radar and communications. So malaking bagay yun, malaking bagay na tumutulong sila, pero wala tayong kakayahan dyan sa mga sistemang ganyan. Yung drone makakatulong, yung radar makakatulong mag-identify pag malapit, pero pag gulo na, wala naman tayong high-tech capability. Kaya nga, sinasabi ko, mag-umpisa man lang tayo sa SRDP at saka sa mga baril at saka mga bala. You have to start somewhere. Andyan na yan. So, Senator, kayo ba, hindi kayo nangangamba na parang nagkakaroon po ng Chinese invasion? May mga eskwelahan, universities po sa Cagayan na parang dami pong bigla nag-enroll po. Tapos may mga sinasabi nagre-recruit na rin po, ginagawang consultants in the guise of American or European companies, pero pag titignan mo daw ng DICT, mga Chinese pala talaga yung mga employers. Tapos aside from that, talaga po marami pa rin po mga pinapalitan yung narrative po ng China. Is this not alarming for you? Well, I think it's alarming, but at the same time, there's a great deal of disinformation. Ano? Ang dami-dami. Ang sobrang, ang hirap kasi, ang totoo, ang Pilipinas, mahal na mahal natin ang Amerikano at nagkakaintindihan tayo. Very wide ang ating range of commonalities from language to culture. Pare-pareho tayo. We have shared values in many cases. Mm-hmm. Ang problema is, kung minsan, hindi na natin malaman kung ano yung propaganda at alin yung totoo. Para sa akin, imbestigahan natin lahat yan. Unang-una, natatakot ako dun sinasabi na may 220 Chinese sa Coast Guard. Pagkatapos, ang nakakatakot, sinabi pa na talagang admitido ng Coast Guard na totoo nga yun. Kaya natakot ako, bakit nandyan sa Coast Guard yan? Sabi nila, reserve lang, pero andyan. Eto, yung mga dumating sa Cagayan, marami talaga, miski sa Ilocos, meron kami mga estudyanteng Chinese na aaral ng English at Masters in Education. Noon pa yon, ever since, wala naman akong napapansin na may uptick sa amin. Ha? Sa Cagayan, kailangan na pagtibayan natin yan kasi maraming nagtuturo, maraming nagsisisi. Hindi ko alam kung alin na yung totoo at hindi. Pero kapag natuklasan natin na totoo na may sleeper cells na sinasabi, tumbukin natin yan at imbestigahan at supilin sa lalong madaling panahon. Pero palagay ko yung sleeper cells na yan, kailangan pa ba yan? Samantalang kung pupunta ka sa Binondo, sa Broadway, napakarami ng investment talaga ng mga Chinese businessmen, big and small, dito sa ating bansa. Mayaman sila, marami talaga silang pera mag-invest. Andyan sila all over the place. Okay. I'm going to leave yung usaping China for a bit because with the little time we had, dahil ikaw din naman ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms. Ang dami-dami kong committee. Tatanungin kita, kasi eto ngayon, ang punto ko, sinasabi ko sa kanila, alam mo ang sambayanan, saradong-sarado na talaga ang isip dito sa term extension. Or yung pagpapalawig ng mga termino ng ating mga lokal na official, barangay officials, tapos yung official ng LGU. Pero nga, yung parang kung titignan mo, di ba, Senator, yung tatlong taon ng sinasabi nila, pag upo nila ng June, ubos na yung pera nung predecessor nila, if there's a change, no, doon sa nanalo. Ubos na yung pera, and then magagawa lamang nila yung nais nila doon sa second year. Mm-mm. And on the third year, they're busy already getting ready for campaign, the next election. Yung gusto ko lang buksan yung isipan ng ating mga taga-subaybay, kasi let's stop parroting na, naku, hindi, ano yan. Ayaw namin ng pagpapalawig ng mga termino nito mga ating mga lokal na opisyal. Ano sa palagay ninyo, Senator? Is there logic in extending yung mga termino ng mga lokal na opisyal? Pero kung pinasa ng mga mambabatas ngayon, dapat hindi sila ang makinabang. Applicable dun sa susunod na Congress.
Tama. So, ang unang pinaka-urgent na problema, yung mga barangay at SK. Dahil yung barangay, nakakaloka naman. Hmm. Kakakahalal lang, kakaupo lang. Hindi pa mainit ang upuan. Noong October pa lang sila nakaupo. Tapos, within 18 months, December of 2025, 18 months lang ang term nila. Napaka-ikli nun. Hmm. Nakakabaliw. Talagang wala silang maipapakita. Di nila kilala yung mga katrabaho nila. Di pa nila alam yung government financing. Napakahirap ng COA, DBM, talagang kahit isang taon yan, hindi mo mamamaster. Matapos mong maintindihan yan, eh biglang may election na ulit sa December of next year. So that's the most urgent matter. It's unreasonable na 18 months lang, walang katuturan. At alam na naman natin, nung COVID, binagsak natin ang lahat ng trabaho sa ating mga barangay. So the barangays have to be empowered and capacitated to perform all those tasks. Ang dami-dami na, lawak-lawak na ng trabaho ng barangay ngayon. So yun ang una. Pero may Supreme Court decision na hindi pwedeng papalit-palit, which I agree totally, pagkat wala na kaming ginawa sa Senate at sa Congress kundi magpalawag ng termino ng mga barangay. Yes. Ilang beses na yan in-extend. 2019, ako nag-extend. 2022, extend na naman. Nakakainip na. And in reality, kung tutuusin at bibilangin lahat ng taon, abay ang average na nasa higit 5 years ang average term. Yes. So clearly, the 3-year term is impossible sa barangay. Yan ang problema natin. Dahil ang barangay, yung term, pwede naman itakda yan by law, in accordance with law yan. Samantalang yung sa mayor, congressman, senador, presidente, nasa konstitusyon. So yung sa barangay muna, palagay ko, i-extend na natin ng puspusan. My recommendation is not the same year. Kasi talagang hilo na yung COMELEC. Kung May ang election 2025, halimbawa, or let's say, mas maigi yung presidential election 2028, yung susunod na taon, tsaka magkaroon ng barangay election para may fresh mandate mula sa itaas hanggang sa ibaba, lahat bago talaga ang mandato at magtrabaho ng sabay-sabay. Yun ang ideal sana. Hindi ba yun mas mahal, mas ano, mahal. Senator Maaimi? Kasi dalawa, di ba? Imbis na ipagsama-sama, magiging isang kilometro na yung balot dahil nga mga hindi. Barangay officials na po. Hindi ba, naman talaga sinasama ang presidential election, hindi naman talaga sinasama. At ang barangay election, hindi talaga sinasama kailanman sa midterm election. Talagang hiwalay siya. Yeah. Kasi unang-una, paano mo isasama? Ang barangay election, alam niyo manual lang yan. Mm. Manual talaga yan, mano-mano. Mm-hmm. Unlike yung ating automated national midterm man o presidential, automated. Talagang hindi mapapagsama yan. Kaya walang karagdagan na gastos. Mm-hmm. As a matter of fact, itong magkakaroon ng eleksyon ulit after 18 months, yun ang karagdagang gastos talaga. Yeah. Oh. So, yun na nga, sabi nyo, yung barangay and SK elections pwede by law, no? Pwedeng i-tweak, pwedeng palitan. Like oo, yung tama. Sa local positions, yung mga mayor, congressmen, senator, sabi nyo nga, sa COMELEC po, sa batas, sa ligang batas po natin yun. Ano po yung position nyo po, tungkol doon? Kasi I agree with Ali, yung tatlong taon talaga bitin eh. At ano, nagmamadali yung mga tao kasi nga they have to prepare na by the third year for elections again. Isn't there a way for us to reform and sabi ko nga, always just use na lang the US structure na 4 years, tapos na yun. Imbis na tatlong termino na tigti 3 years. Well, aminin natin, ang konstitusyon na ginagamit natin ngayon, yung 1987, eh talagang sabi ng iba, paghihigante sa termino ng aking ama na pagkahaba-haba. Kaya iniklian naman ang labis-labis ng tatlong taon. Exchange naman, kaya hindi ko talaga maipagtatanggol yung tatlong taon na yan. Walang katuturan sa akin mulat sa Paul. Dahil nga sabi, paghihiganti lang sa pamilya ko. Hmm. Pero ganun pa man, kailangan natin baguhin ang ating konstitusyon. Kaya ako nagtataka sa ibang mambabatas na nagsasabi economic provision. Correct. Samantalang lahat nagdududa na teka nga, ang gusto naman talaga ninyo, political provisions. Bakit hindi pag-usapan yan? Palagay ko lahat sasang-ayon. Baka unanimous pa yung boto sa term extension na gusto ninyo. Kasi gusto rin namin yan. Para isa lang yung deal. Nako, ang hirap-hirap yung papalit-palit. Ang gastos-gastos sa aming lahat. Ang hirap-hirap talaga pati sa
Comelec kaya nagkakaturoan kasi hindi masyado nakakapaganda. Mm-mm. So for me, magpakatotoo ka sister kung talagang politika, pag-usapan na natin because the reality is education. For example, yung mga economic provisions, education, advertising, hindi naman yan big ticket investment item. Yes. Aminin natin, hindi naman yun talaga makakapagbigay ng maraming trabaho at bagong investment sa Pilipinas. Political talaga ang tinutumbok. E di magpakatotoo, debatehin na natin yan. Mm-hmm. At baguhin itong mga kapalpakan katulad ng 3-year term. Mm-hmm. Okay. Senator Amy, bilang pangwakas, kasi kanina pa kami pinipitikan to end this interview, wala na tayong time. Pero ito ha, kasi napupuno yung aming comments inbox with ang himig ng reaction nila sa mga statements ninyo, kakampi ka raw ng China. So bibigyan ng lamang kita ng plataporma para sagutin yung mga komentaryo ng mga tao na kakampi mo. Masyado ka daw pro-China at kakampi ka ng China. At yung narrative ng China ang ine-espouse mo. Senator? Hindi. Maraming trolls ang kabila. Pero ako, never ako naging pro-anybody except matinding pro-Pilipino. Mm. Ayoko talaga na kahit kailan malagay sa alanganin, mapinsala ang sino mang Pilipino. Ipagtanggol natin, yan ang sinumpaan namin bilang opisyal, ipagtanggol ang buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Kung malalagay sa alanganin ang Pilipino sa Palawan, sa Batanes, sa Anman, sa Zambales, lahat yan, abay talagang aangal ako. Ipagtanggol natin ang bawat isa at iwasan ng gera. Yun lang ang aking posisyon. Higit sa lahat, alalahanin natin, wala tayong kalaban. Hindi nakikipag-away, hindi pala away ang Pilipino. Andito lang, maliit na bansa, nagkukumahog at kumakayod para mabuhay. Ang hirap-hirap ang ating buhay ngayon, pati bigas, problematic, yun na ang tutukan natin. Ang laban sa gutom ang unahin. Huwag yung laban sa mga kapitbahay. Ayan. Okay. Ang ganda talaga ng discussion pag nandito ka. Senator Amy Marcos, Ang dadaldal natin, girl. Bitin na panay ang pitik ng floor director namin. Dapat kanina pa kami nagtapos eh. Thank you very much, Senator Amy. Keep cool all the time. Yes. At sana all makapag-sleeveless. Talaga naman. Yes. I-flex ang mga biceps. Thank you very much, Senator Amy, and happy Friday po sa inyo. Thank you. Happy weekend. Bye-bye. At ang oras, alas 9:37 na po ng umaga. Yan, mga masarap interviewin. Isang tanong talagang kilometriko. Yung sagot. Okay. Hanap nyo ba ay sulit, masarap, at affordable na unlimited wings? Dito na po sa Wingfinity and Beyond. For inquiries, send an email to wingfinity.franchising@gmail.com or call their hot line 0948-977-8888. Wingfinity and Beyond. Infinite love for chicken wings. At ang oras muli, alas 9:37 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Healthy Lemon. The first buy one, take one lemonade in the Philippines. Share a healthy cup with your loved ones. With more than 50 branches nationwide open for franchise, ang Healthy Lemon. Visit our TikTok, Instagram, and Facebook accounts. For more information, be healthy. Choose Healthy Lemon! Oras muli! Alas 9:37 na po. Magbabalik pa po ang ASPN. Naku, meron pa tayong pag-uusapan. Ang hilig-hilig mag-swimming ng mga tao ngayon. Ayan. Siyempre, magtampisa. Na alam mo, anong sabi mo? There's more urine than chlorine. Ayan. At naiinom mo rin. Yeah. Usapang yucky sa pagbabalik sa ESPN. Ano? Sa palagay nyo? Year. 3.5. Jeffrey Amurao Geronimo, CEO of TSB International, an innovative company committed to harnessing the power of plants for holistic wellness, joins us to talk about its newest offering. Let's get the inside scoop on their unique approach, rooted in wellness that meets science, via Eugen Premium 20-in-1 supplement, as it's now open
for business. Do not stop learning. Kailangan lagi tayong natututo para po hindi tayo mapag-iwanan. We always have to be resilient. Siguro sa'yo effective ang ginagawa mong strategy last year. But this year, it's a different game. So kailangan po maging flexible ka. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Senet 25. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Hindi pa kasi ako kapitaw eh. So kung dati nagkat na umiiyak ka pa rin. Tapos, okay ba? Sige po, isa po. Nagdadrive ko. Talaga. Sweet talks talaga kapag kasama si Ryza Zanon. Isisif natin yung floor para pinong-pino siya. Ang ingay ko, di ba? Seryoso ka dyan. Baking and bonding. Yan ang aabangan nyo this Saturday. Hi, I'm Ryza Zanon at abangan nyo ako sa magandang araw dito sa Net 25 this Saturday, 3 p.m. Lalo na kung si Ara lagi mong kasama. Magandang araw. Together, Sunet 25. Oras, alas 9:40 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng Celeb, ang hari ng Tibay! Okay, oras muli, alas 9:40 na po. Anong say ng ating panawin ngayong umaga? Mga sakit sa tag-init. Makakapanayan po natin ngayon po isang doktora upang bigyan payo tayo at babala sa pagpapatuloy po ng ating summer experience. Narito po ang isang family medicine specialist at public health physician. Walang iba, nagbabalik po si Doktora Aileen Riel Espinas. Magandang umaga po, Doktora Aileen, and welcome back sa ASPM. Good morning, Ma'am Pat and Miss Ali Soto, no? Yes. Good morning po. Thank you for having me here, and napaka-timely po ng ating discussion kasi hindi lamang summer pero parang we're in the middle of El Nino. Oo. Talagang extreme heat po talaga ang nararanasan natin ngayon. Not only in the metro but in almost all parts of the Philippines. We have been monitoring the heat index at talaga pong pwede na ka nang magprito ng itlog sa correct, labas na, correct. Sa labas na yun. It's really so hot. No? Kasi and ito na. Extreme heat can really result in a lot of diseases po sa all age groups natin. Ano? Okay. For one, pagkaka-heat stroke. So talagang sa loob po talaga tayo muna ng bahay. Huwag po muna tayong masyadong lalabas. No? And ang ano naman doon is maliligo. So kung maliligo po tayo na maliligo, sana po siguraduhin natin na yung paliliguan natin na whether it's a public pool or sa dagat, eh malinis po yung papaliguan natin dahil baka po makakuha din po tayo ng mga tinatawag nating waterborne diseases. So yun po, paunang ano ko pa lang yun, ng salpo. Ano pa, sakali pa lang ni Doktora yan, wala pang tanong. Oo, hindi nga, ito yung mga pangkaraniwan, Doktora, na ginagawa natin to beat the heat. Inupisahan mo na nga, syempre, we go to the swimming pool. Para sa marami nating kababayan, wala namang private pool. public pools. At alam naman natin, may mga kababayan din tayo, lalo na yung mga bata, talagang umiihi sa pool. Hindi ba? Yung mga, dahil you share the same water in a container, essentially, with other people. So ano ba dapat yung mga dapat nating tandaan? Ano ba yung maaaring makuha ng mga sakit dito sa in-swimming, in public swimming pools? Okay. So una po sa lahat, ano, para po sa mga nagbabalak na magpunta sa public na swimming pool, sa atin na lang din po ang pag-iingat. No? Una, siguraduhin po natin na malinis po yung pool. We can also ask po the facility how often po yung maintenance niya. Tapos kung naglalagay po, nag-chlorinate sila, makikita naman po natin, no, based on the yung parang turbidity, gaano kalinaw yung tubig sa loob. Usually po kasi kino-chlorinate nila yan. So isa po yun sa mga pwedeng makuha nating sakit, no, sa swimming pool. For one, reaction po sa mga yung mga nilalagay po na chlorine. No? So we can have eye irritation. Pwede po tayo magkaroon ng chemical reaction yung sa mata. So we can have sore eyes as a form of
doon po sa makukuha natin sa tubig, no? Pangalawa po, yung mga tao po na merong active skin lesions or so meron pong mga sakit sa balat, kung po pwede po, wag po muna tayong maliligo dahil pwede po nating ikalat yung mga sakit na yon sa ibang tao. So, pwede po tayong bumili na lang siguro ng plastic pool o malaking-malaking patsya. Doon na lang bumili tayo ng pampisaw. Bili po kayo ng drum. Doon po kayo maligo. Parang parang sa onsen lang sa Japan, ito malaking yung drum. Doon po kayo maglublog. Para po hindi po natin maikalat. Ngayon po, yung mga bata na umiihi sa pool, turuan po natin yung mga bata ng tamang paggamit po sa pool. Ano? So hindi po dapat iihi, hindi po dapat dudura, hindi po dapat... yung iba po, may nakita ko one time, naka-diaper po yung bata, nasa loob ng pool, tapos nagpupo yung bata. So, yun po yung problema. Kasi yung, syempre po, yung poops po ng tao, pwede pong pag, ano yan eh, yun po yung talagang tinatawag namin fecal oral route. Yeah. No? So, mga sakit po ng typhoid, mga cholera, hepatitis A, yan po ay inilalabas po sa poops ng tao. So, yung mga maliliit po na bacteria, virus na yon, eh pwede po natin yung mainom. Diba, syempre po, pag medyo sumisisid-sisid tayo sa swimming pool, di pag pag-angat ng ulo natin, sabay pasok po yung mga bakterya na nagkalat doon, eh pwede po talaga nating malunok yun. So, yun po yung pagsisimulan. Pero doktora, marami rin po, aside from yun na nga, no, they pee in the pool, marami rin po, unfortunately, nakakalunok po ng tubig. Yes po. So, di ba may side effect rin po ito, mga baka masuka? Ano po yung mga pwedeng gawin po? Ano yung mga first aid? Yung mga chemical irritation naman po, hindi naman, yung chlorine po is usually computed po yan. Yeah. Na yung chlorine na nasa pool is at safe doses po siya. It's enough to kill the bacteria, but it is not enough po to cause poisoning. So pwedeng magkaroon lang po ng konting irritation. So ahon lang po tayo, tapos kung syempre kung susuka, unless talagang grabe po yung suka, then we really need to give na po yung anti-emetics. Pero hanggang hindi po kasi nalalabas po yung mga chemical na yon, talagang susuka po. So pag extreme cases po talaga, like yung nakakainom po ng maraming pure na chlorine, eh nag-aano po tayo, talagang inilalabas po through gastric lavage ang tawag namin. Pero huwag po kayong mag-alala, computed po yung sa swimming pool. So unless talagang highly concentrated na po siya. Pero yung mas nakakatakot po, yung naliligo po sa mga estero. Madudumi. Madudumi po din po talaga. Sa kanal, sa mga kanal. Yuck. So I was thinking kasi, tapos doktora, yung bata parang, nag-ano. Parang kumpiyansa ka na ano, mag-swimming sa swimming pool. Kasi mali ba yung thinking na yung chlorine will kill yung mga ano germs and bacteria kung merong lumusong na magsi-swimming din na merong nakahahawa na let's say skin condition, hindi ba yun papatayin ng chlorine? Ma'am, ang chlorine po, yung dosage ng chlorine in the swimming pool is enough really to chlorinate, no? Tama naman po na it will kill yung mga bacteria, pero if you will read po in every public pool, nakalagay po talaga doon na pag meron po kayong active skin lesion, hindi po talaga siya allowed na maglublog sa swimming pool. Kasi, kumbaga, very active siya. Mas marami po yung sinished. O para bang mas mataas yung bacterial levels na it the chlorine in the pool might not be enough to kill it. So yun po yung safe parang precautions po natin, safety measures, na kung kaya pinagbabawal po na yung mga tao na may active skin lesions na lumusong po sa public pool. Parang pag po sa COVID noon nagmamas tayo, ganun din po ito na prinsipyo. Na yung may mga sakit, wag na po sanang magkalat. Doktora, baka you should also give ano yung mga nakikinig at nanonood sa atin warning, no, na yung long-term exposure under the sun o sa tubig, 'di ba? Nakakaano rin po 'yan ng balat, yung sunburn, tapos pwede magka-blisters. Ano ba yung mga karaniwang pong pwedeng mga sakit sa balat pag sobrang init po?
Of course, number one po talaga is sunburn, no? We should really avoid yung extreme heat. So, but we still need to be exposed to sunlight because yung vitamin D, dito, ma'am. But anything above 8 o'clock, 8 o'clock in the morning until around 4, very intense po kasi ang UV radiation yan. So, pag lalabas po kayo at that time, we would really strongly advise that you put on sunblock. Tapos yung SPF po niya, medyo yung mataas-taas. Kasi po, it can really cause, it can lead to, aside from sunburn po, na masakit po talaga siya pag talagang, di ba, nasunog po tayo na to a point na namumula. Tapos talagang sunog na sunog, it can also lead to skin cancer pag continuous po yung exposure natin. So, yung lalo na po yung at the height, yung 10 to 2, yung talagang yung tirik ng araw, talagang napakainit po niyan. So, we should really avoid those times hanggang kaya po. And if hindi po siya kaya, we should cover po yung ano natin. So, naka long sleeves, kaya yung mga tao po na nag-work outside during this time, yung mga nag-street sweeper, yung mga ganun po. I would advise that you wear wide brim hat, yung malapad po na talagang at least may protection po kayo sa init. And then yung prickly heat rash, no? Some people yung bungang araw. So isa din po 'yun sa pwede pong maging reaction ng katawan natin. And some people would really have allergies. Kaya yung masyadong babad sa tubig naman, remember that yung sa swimming pool, meron po talaga siyang chemicals. So we can really have chemical reactions, no? So yung iba po talaga nagkakaroon ng mga skin allergies or sa mata. So yun po yung mga na-expose talaga. There are other diseases po, pero mga freshwater like mga lake, mga ganun yung other bacteria like Neisseria coli. So I'm talking German na po. Yung mga bacteria na yun po, pwede po siyang pumasok sa brain at makakause po siya ng infection sa brain natin. So marami po talagang mga... Meron pong ganun. May program ako sinusubaybayan dati, yung monsters inside of me, yung mga lumulusong sa mga... River, minsan, di ba, pumapasok yung mga talagang maliliit na mga microorganisms sa pores ng skin. Tapos may makikita pag silip sa mata nila, may mga naglalangoy-langoy na mga bulate. Sabi mo, pwedeng trachoma. Umabot ng ano. No, but nabanggit natin, madalas natin kasi pag-usapan pati balat, di ba? Protect the skin, sunblock and all. Ang nakakalimutan natin pag-usapan, protecting the eyes. No, kasi... Opo. Okay, go ahead, doktora. Yung sa mata po natin, hindi po vanity ang magsuot ng sunglasses. Kasi lalo na po when you're out there in the yung talagang intense po yung heat, it will really protect our eyes po from glare and also the dust. Kasi di po mamang pag dry yung ano natin, pag mainit, grabe yung alikabok. So the dust will irritate our eyes and it can cause po reaction sa mata. So yung meron pong magfo-form dyan na parang balat sa mata as a result of that skin, yung irritation na yon. And pag yung parang skin na yon na magfo-form sa mata mo, matabunan po yung buong mata, it can really cause blindness. So yung irritation po na yun can be prevented by wearing po protective eyewear. So kahit po yung mumurahin lang na sunglasses, kung para lang sa dust, okay na po yun. But there are also anti-glare na eyeglasses na may mga UV na parang it protection. Also filters din po the amount of UV that enters into the eye. Pag summer, so, no, uso rin ang sore eyes, di ba, doktora? Pag summer, sore eyes ang uso dahil ba yan sa bacteria? But ang sore eyes po, sore eyes is a very general term, which is actually pamumula ng mata. Now, sore eyes can be bacterial, viral, or even chemical in nature, or allergic. So allergic po siya, no? So pwede po. Pag bacterial po, ang kaibahan, pag bacterial, usually po may muta, yung nana na lumalabas. So nagmumuta-muta, namamaga yung mata, masakit. Tapos po, ang paghawaan po niyan, kasi pag kinukusot natin yung mata,
yung bakterya na pupunta sa ating mga daliri, tapos hahawakan natin yung kaibigan natin, napasa natin sa kamay niya, kinukot niya yung mata niya. Parang COVID din lang po yan. Hawa-hawa. Tapos yung virus naman po, pag viral conjunctivitis, wala po siyang masyadong muta. Nagluluha-luha naman po yung mata. Okay. So, nako, ayan na. Kinapos na po tayo ng oras. Ano, kailangan po natin hingan si Doktora Aileen na bumalik po para mas i-expand pa itong mga sakit pagdating po sa summer. Mahaba-haba pang tanginit. Oo. Thank you very much, Dr. Aileen. Mahaba pa po tag-init. Thank you po. Okay po. Maraming happy salamat weekend for having me. Thank you very much. Dr. Aileen Riel Espinas, Family Medicine Specialist at Public Health Physician. Dr. Aileen, maraming salamat po. Oras, alas 9.54 na po. Cleansing time na. Narito na po ang Red Juice Colon Cleanser. Isang antioxidants and vitamin C. Help support a healthy immune system. Kaya bagong lahat, mag-cleansing muna, mag-Red Juice muna. Dahil mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Ang oras, alas 9.54, tatanggap muna tayo ng isa pang report. Crackdown ng MMDA laban sa mga kolorum, ipagpapatuloy ng MMDA. Si Sunshine Erlo, para sa detalye, pasok, Sunshine! Magandang umaga, Ali and Patty. Mas paigtingin para ng Metro Manila Development Authority ang kanilang crackdown sa mga kolorum na sasakyan na namamalagit, namamasada sa buong Metro Manila. Yan ay matapos ang pagkakaresto ng isang nagpakilalang Jazz Avalos. Tapos itong mga arbor ng nahuling driver sa operasyon ng MMDA na napag-alamang kolorum at naniningil pa ng 200 piso kada pasero patungo ng Laguna. Sabay lang din yan sa naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Avalos sa ginanap na town hall meeting kamakailan na kung saan ipinagutos itong mas paigtigin pa ang panghuli sa mga kolorum na sasakyan na patuloy na nag-ooperate sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, malaki din ang epekto ng mga kolorum na sasakyan na namamalagi sa mga kakalsadahan sa Metro Manila dahil bukod sa nakakadagdag ito sa traffic ay maaaring maging risk ito sa mga pasahero kung sakasakali. Hindi din nagpaalala ang MMDA sa mga commuter na huwag nang tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan para na rin sa kanilang kaligtasan. Yan muna, latest, balik sa inyo. Oh, thank you very much, Sunshine Erlo. Isa pang report. Tatanggap pa rin pa tayo ng isang balita. Nakahanda na po ang ating Metro Aguilar reporter para ihatid sa inyo itong ulat na yung notice of award para dun po sa transmission ng election results para sa 2025 midterm polls. Inilabas na po ng COMELEC. Detalye ng ulat, ihahatid po sa atin ni Madeline Villar Moratillo. Mads, magandang umaga sa iyo. And happy Friday! Yes, magandang umaga sa inyo, Ali and Patty. Iginawad na nga ng Commission on Elections ang kontrata para sa transmission ng resulta ng 2025 midterm polls sa I1 Resources Incorporated Joint Venture. Inilabas na rin ng COMELEC ang Notice of Award para sa I1. Ang halaga ng kontrata ay 1.4 bilyong piso, mas mababa sa 1.6 milyong o bilyong pisong pondo na una nang inilaan ng COMELEC para sa transmission service. Bago inaprubahan ng ANBANC, tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na inimbestigahan nila ang mga kontratang pinasok ng kumpanya sa ibang ahensya ng gobyerno. Sa 2025 ang unang automated election na hiwalay na kumpanya ang gagamitin para sa makina at transmission ng resulta. Para naman masiguro na compatible ang sistema ng I1 at mga makina ng Miru, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na itetest din nila ang mga ito. Wala na rin magiging transparency server sa 2025, kaya send to all na ang magiging sistema. Kung saan mula sa precinct level, diretso nang ipapadala ang resulta sa City at Municipal Board of Canvassers, media, election watchdogs, majority at minority political parties. Balik sa inyo, Ali and Patty. Thank you very much, Miss Mads. Ayan na. Meron lang tayong mga ibang announcements. Oh, ito na. Ayan. Makisaya tayo sa Starcada Mall Show. Samahan ang mga Net25 Starcada sa kanilang susunod na mall tour. Saan sila, Papi? Abangan nyo sila sa April 14. Dito na sa linggo na po yan. Diyan po sa SM San Pedro, Laguna. At sa May 26 naman po, nasa SM Lucena po sila. Oy, teka muna. At saka season 2 na, anong ating paborito? May Forever. Rom-com. Sino subaybayan nyo ba yan? Si Empoy at saka si Alex. Ang galing-galing nila. Nakakatawa sila. Nakakatawa talaga. At saka yung chemistry nila. Kaya don't miss out. Tuloy-tuloy ang kilig. At tawa
ng hatid sa inyo ni Alexander De Rossi at ni Empoy Marquez tuwing Sabado po yan. Alas 7 ng gabi dito lang sa Net 25. At tuloy-tuloy pa rin po ang tawanan dahil po alas 8 naman po ang bagong Season 8 ng Oh No, It's Biro. Kasama po syempre walang iba kundi si Joey De Leon, ang prank master talaga. Hatid namin yan sa inyo, ang saya ng buong pamilya ng Oh No, It's Biro Only. At bilang pakikisa po natin sa Autism Awareness Month, inimbitahan po namin kayo sa Best Buddies Fill Event Book Reading Aloud, April 14, 1 to 3 p.m. yan. Kasama po si Stephanie Zuviri at si Vico Champ. Book Nook, saan gagarpin yan? Book Nook. SM Aura sa Taguig City. Yeah. At ano to, tuloy-tuloy pa dahil Friday, maraming greetings. Happy second wedding anniversary po sa classmate po, ni si classmate Rolex. Aba, si Rolex? Charlene Jotajero. Rolex Face the Wall Jotajero. At si Charlene Jotajero. Happy birthday din kay Selma Hoxon. Avid fan ng ESPN. Pagbati mula kay Joji. At may mga bisita Hoxon tayo ngayong umaga dito po sa studio. Ang Nicolaites Montessori School. Kaway-kaway po kayo. Ay, yung camera, ayan, kaway-kaway. Maraming salamat po sa pagbisita po sa amin sa Nicolaites Montessori School po. Ayan po sila. Okay. Hindi kami magsasawang paalala sa inyo kahit anong pinagdadaanan nyo, daan na nyo lang, huwag yung tabayan. Always remember, don't ever forget. Kung tayo'y sama-sama, kayang-kaya. At kung tulong-tulong tayo'y aahon! See you everybody on Monday. Enjoy your weekend. Susunod kada umaga with Pia, Dayan, and Emma. Abangan ko kayo mamaya alas 6 ng gabi, 6 to 7.30 para sa Mata ng Agila Prime Time. At lutong daan sa bukas, alas 11 ng umaga, kasamang napakapoging Enzo Pineda. Ano luluto nyo? Ako, nakalimutan ko na. Basta okay. Masarap. Senior moments. God bless you, Pamela. See you, everybody. Para laging updated sa mainit na balita at latest happening, i-follow lang ang Net25 sa aming social media pages. I-like nyo and subscribe to our YouTube channel. Ano sa palagay nyo? Dito sa Net25.